Hello mga babs, welcome back to our channel. So, it's a very windy day today. So, actually, I am planning to show you my side garden after ko na siyang malinis or ma-organize. But I've decided to just make a series about this because I'm going to clean up my garden. So, yan, dami-daming mga dahon, may mga palms dito, mga fruit trees, tapos iba pa mga plants doon. Tapos dito naman are my ornamentals, philodendrons, mga caladiums, tapos mga random stuff. Tapos fruit trees din yan. So actually, I might not finish this in a day or two, baka over the course of maybe months ko siya dahil mga every weekend lang naman ako nakakapag-trabaho dito sa garden because I am working Monday to Friday. So for this video, I'm just going to give you a short tour of my side garden. So at ito actually yung mga philodendrons ko. Yan. Royal Queen, mga burl marks, mga green emerald, red emerald, lemon limes, so yan. Tapos yung mga other ornamentals, tapos caladiums, tapos more philodendrons, yan. Tapos yun. Tapos actually, sa labas, meron din. Ito lang. So yun, ayan, puro philodendrons din yan. So I'm actually deciding na yung mga plants dito sa labas, ilalagay ko na doon so that mas mahahawan dito sa labas, mas maging mahawan dito, tas doon mas magiging green, mas maganda yung pagtumingin ka sa labas ng bintana doon sa room ng mga parents ko, because this is actually my room. So yan, as you can see, medyo dried yung mga tanim dito because palagi silang nainitan sa area na to. So I'm actually planning to remove these plants from their pots and plant them here. This is a parang communal area, a communal garden. So hindi ko na talaga malilinis yung makukuskus yung mga moss dito sa area because palagi naman siyang na babasa ng tubig. So mahirap din i-maintain. So I'm just going to remove the pots there. Tapos dito ko natanim yung mga some of my caladiums and my, because actually this is, ayan o, this is a malalim yan. Malalim na parang communal pot. Pwede ka magtanim dito. I'm actually planning to plant sansevierias here. Pero nag-decide ako na yung mga caladiums na lang i-plant ko dito because feeling ko mabubuhay naman sila sa area na to. This is a almost shady part of the area until noon. Tapos this area receives filtered afternoon sunlight. So yan. So of course, yan, dilipat ko yan. And I'm actually planning, pag nagkaroon ng mas maraming time, to add planters here. Yung parang shelves, like this one. Like yung, yun o. Like this one. Ganyan, dito. So, I'm planning to add some shelves here. Tapos, ilipat ko yung mga philodendrons na mag-green, na mga lemon limes dito. Para maging parang trailing effect. So, yan. So, as you can see, meron kaming net dito. Actually, yung purpose nito is hindi to filter sunlight or to parang catch leaves. But actually, to catch fruits. Kasi, yan. Nakikita nyo, yan o, maraming avocado. Yung avocado tree. Ayan. So maraming mga avocado dito.
And yung purpose nito is, pag nahulog yung mga avocado, itong net yung sasalo sa kanila. At hindi sila babagsak dito sa lupa. So yan. So this is our side garden. So this is my room. My parents' room dun sa kabila. CR. Tapos, yan, move tayo. So yan. So I'm planning to, maybe, this is going to be my next big project. So malilinis yan. Magkakaroon ng mga plants doon. This is actually a gaka tree. Yung nilagay sa, ano tawag doon, pag nagkasugat or sakit sa katawan, parang pasa. Yung nilagyan mo ng oil, tapos nilagay mo sa taas ng apoy. Tapos habang mainit siya, ipapatong mo doon sa area na may inflammation. Parang herbal something. So yan, nakapot naman siya. Pero lumalaki siya. Tapos some photos, some euphorbias, tapos mga banana. Yung banana, ililipat ko dun sa labas. Some more, ito, philodendron to. This is a dark lord. So yan. Ito ay mga, hindi ko sure kung star apple ba. Star apple siguro to. Or avocado. Hindi. Avocado to. These are avocados. We are growing this as rootstocks because kukuha kami ng cuttings from the main tree. Tapos, ilalagay namin dito. So, yan. So, some of the plants here naman, these are calamansi plants. Ilalagay ko to dun sa sunny area. Dun, sa labas ng greenhouse. Because that is a sunny area na naka-receive siya ng full sun for most of the day. And citrus plants love full sun. So yan. So this is the current state of my side garden. Yan. So hopefully, sa next nating pagkikita or sa final reveal ng ating side garden, ay magkakaroon na tayo ng parang magandang tingin sa ating mga tanim. At naka-display na siya at ma-appreciate natin sila on their own. Na walang mga dumi-dumi, walang mga ganyan-ganyan, kalat-kalat. So yan. So this is my next big project for my gardening. So yun lang guys. See you sa next video. Once again, I'm Nick of NicoPo69 Vlogs. And hopefully, you like this video. Tapos, subscribe to my channel and watch other videos na rin. So once again, goodbye!